This is William Navarro of Gilas, Pilipinas, and you're watching LoDEE Sports TV. What is up mga LoDEE Gilas, Pilipinas update tayo. Kung napanood yung episode namin sa Detox ay nabanggit ko nga na mukhang sigurado na si Coach Chot Reyes ang head coach ng Gilas, Pilipinas hanggang 2023 FIBA World Cup. At kahapon nga ay nakakuha pa ito ng matinding suporta. Pag-usapan na rin natin ang projected Gilas Pilipinas pool. Sino-sino nga ba ang mga tinitingnan ng SBP? Pero bago yun, please like this video at mag-subscribe. Unang-una ay credit sa Senado at kahapon nga ay naganap ang public hearing of the Committee on Sports presided by Senator Bongo. Madami ang napag-usapan dito mga LoDEE at abangan nyo ang show namin sa Saturday in collaboration with The Round Ball at ni Vintage Hoops. Doon namin tatalakayin ang mga opinion namin sa mga nangyari sa Senate hearing. Lalong-lalo na tungkol sa mahal na mahal natin na Gilas, Pilipinas. Pero for this video ay mapunta na muna tayo sa ating topic. Nung laban ng Gilas, Pilipinas kontra sa Saudi ay nung ipakilala, si Coach Chot Reyes ay talaga namang hindi naging maganda reaction ng mga fans. Mukhang first time in history ng FIBA na may nabu na coach sa sarili nitong home court. Nakakuha naman ito ng mga kakampi, kina Jordan Clarkson at Dwight Ramos. We get some start here. Support us, support our team, support the coaching staff, everybody. We build something special, so let's get it. I mean, he part of us. He one of us. You hear the boos in the crowd or whatever's going on. I'm not here, you know, a lot throughout the year, so I don't really know what's going on. But from what I've seen in these last days, it's kind of been some bullshit. At kahapon nga sa Senado ay laking pasasalamat ni Coach Chot Reyes matapos magpahayag ng suporta si Senator Joel Villanueva. Si Senator, alam naman natin na basketball player din kaya talaga namang malapit sa puso nito ang Gilas, Pilipinas. Ayon nga rito, hindi lamang Gilas players ang sinusuportahan nito, kundi lalo na ang mga Gilas coaches. Just to put on record, Coach Chot, if you're listening, we want you to know that we are not just supporting the players of Gilas, we are supporting especially the coaching staff of the Gilas. Sa ngayon ay ang lahat ng stakeholders, SBP at Senado ay suportado si Coach Chot Reyes. Pero yun nga lamang, hindi natin sigurado kung ano nga ba ang pulso ng Gilas fans sa ngayon. Maaring ikomento nyo na rin LoDEE sa ibaba kung sumusuporta na rin kayo kay Coach Chot. Sa aking opinion eh, tanggap ko na si Coach Chot Reyes na talaga ang hawak sa Gilas hanggang sa FIBA World Cup 2023. Magkakaroon naman ito ng 3-month preparation bagong World Cup. Kaya yung mga problema na kulang sa preparasyon, kawalan ng tune-up games at chemistry na kuponan ay sigurado na masusolusyonan na. Sa tingin ko naman ay magbabago rin ito ng sistema na fit talaga sa mga players na meron siya. Pero hindi ko matatanggap ay kung after 2023 ay babalik na naman ang Gilas Pilipinas program system. Big question mark sa akin kung ano nga ba ang sunod na kabanata sa programa na ito. Magagawa pa rin ba ng PBA na magpahiram ng mga malalaro at itigil ang liga ng 3 months? Ano ba ang long-term program ng ating Gilas Pilipinas? Para sa akin, dalawang batayan lamang para masabi ko na satisfied ako sa performance ni Coach Chot Reyes. Una, tayo maging best Asian finisher sa World Cup. At ang ikalawa, since siya rin ang Gilas Pilipinas Program Director, eh gusto kong makita kung ano ba ang ilalatag nitong programa beyond 2023 World Cup. At ang hiling ko naman, total ang SBP, eh gusto ng unity. Alam ko nakakasawa na marinig ito sa akin, pero please SBP, ibalik nyo na si Coach Tab Baldwin. Kahit na hindi na head coach, kahit consultant, alam ko na malaki pa rin ang may tutulong nito sa Gilas Pilipinas. At World Cup na ang usapan dito, kailangan talaga yung best of the best coaches. Eh pagsamasamahin na rin natin. At bago natin tapusin ang video ay eto nga ang projected Gilas Pilipinas pool. Andyan si Keeper Ravena, Scotty Thompson, Chris Newsom, CJ Perez, RR Pugoy, Jordan Clarkson, Dwight Ravena, Thirdy Ravena, Jordan Heading, JP Aram, Ray Parks, Calvin Oftana, Jamie Malonzo, Roosevelt Adams, Angelo Kwame, Japet Aguilar, Carl Tamayo, Troy Rosario, Kevin Kiambao, Kai Soto, Junmar Fajardo, AJ Edu, Gio Chu,
at dalawang naturalized player ang tinitingnan nga itong si Justin Brownlee at itong ang import ng TNT na si Cameron Oliver. Kapansin-pansin na wala rito ang mga pangalan ng mga Gilas boys noong panahon ni Coach Tab na sina William Navarro, SJ Belanghel, RJ Abarrientos, Justin Baltazar at Lebron Lopez. So yun, anong masasabi niyo mga Lodi? Mag-komento sa ibaba. Thank you for watching! Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-subscribe ka na sa ating channel. Paki-follow na rin ang ating Facebook page, Utak Pilipinas. Again, this is DSports TV. Paalam!